Pops. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Bernabe Apostol. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Patuloy nawang maipahayag ang totohanang matupad sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Noong pamaalam na ito, maraming naniwala at pamilya. Nabalitaan ito ng simbahan ng Kristo. At sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang tumating siya roon at makita ang kapala ng Diyos sa kanila, at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, Puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalatay, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno
at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag, tumayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo na walang bayad, magbigay naman kayo na walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nibihisan, pamalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon
habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, pawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Bernabe Apostol at akmang-akma po ang ating ebanghelyo dahil narinig natin ang pagsusugo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at paghahari ng Diyos. Sila ay inatasan ni Jesus Nazareno upang humayo at ipangaral ang paghaharing ito ng Diyos. Pagalingin ang mga may sakit, buhaying muli ang mga patay, pagalingin ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo, maglakbay na walang anumang dala, magtungo sa Nayon at bayan ng Israel, ipahayag ang kapayapaan at gumawa ng mga kababalaghan, tanggapin ang presensya ng mga tumatanggap sa kanila at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa kung sakaling sila'y hindi tanggapin. Mga kapatid kay Kristo, tayo din po ngayon hinahamon ng Panginoon na makibahagi at makipagtulungan sa gawaing pangkaligtasan ng Panginoon. Hinahamon tayo na kahit sa pinakamaliit na paraan, tayo ay makiisa sa misyon ng Diyos. Lagi po nating tatandaan na ang misyon hindi galing sa tao. Ang misyon ay galing sa Diyos. Mission belongs to God. Mission flows from the heart of God. Tayo lamang po ay nakikibahagi sa gawaing misyon ng ating Panginoon. We are just sharers of God's mission. Ang Diyos ay ang pinagmumulan ng gawaing pangkaligtasan. Nais niya na tayong lahat magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya dalawang mahalagang punto sa araw na ito. Una, lahat po tayo ay tinawag upang ipagpatuloy ang misyon na sinimulan na ni Kristo. All of us are called to the mission that has been started by Jesus. Kung ating babalikan ang ebanghelyo, nagsugo na si Jesus ng mga disipulo upang may magpatuloy ng pagpapahayag ng mabuting balita sa mundo. By virtue of our baptism, we are all sharers of Christ's mission and ministry. Ikalawa, ibahagi natin ang ating buhay gaya ng pag-aalay
ng buhay ni Kristo para sa atin. Kahit taglay ni Kristo ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, inubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ibig sabihin ito that the life of Jesus is a life of total surrender and self-donation. Wala siyang itinara para sa kaniyang sarili. Nagpakababa siya upang ihandog ang kaniyang buhay para sa ating lahat. Si San Bernabe din po ay isang matiyagang saksi ng mabuting balita. Siya ay nagsilbing paalala na patuloy ang misyon ng ebanghelisasyon ng ating inang simbahan. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, manalangin po tayo na tulad ni San Bernabe, makaganap tayo sa misyong ito at tumugon tayo ng bukal sa ating kalooban hanggang sa dulo ng ating buhay. Lagi rin nating tatandaan na ang pagtugon sa paanyaya ni Jesus Nazareno ay nangangailangan ng ibayong pagbubukas palad at pagbabahagi ng sarili alang-alang sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang kaniyang kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Barnabas, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hiniling namin ito
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na mapag-alab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala
sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayo mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagkapatala o pagkapalista ay sa June 18, 24, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumad po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.